Okay, when we say nested animation, what does it mean? Berakit. When we say nested animation. Siya ako kasi hindi ko pa alam siya kung anong meaning pa nang ganun. Okay, nung nakaraan yung ginamit natin, pag sinabi nating nested animation, okay, ano siya? Yugo, nested animation. Alam po sir, connected siya sa movie clip symbols po. Ano? Okay. Connected po sa movie clip. Movie clip, okay. Object that is animated on the stage. Okay, animation, okay, within its own frame. Okay? So pag sinabi nating nested animation, so ito yung tinatawag natin na yung kanyang animation, okay, ay naka-contain siya inside the movie clip symbols. Okay, nasa movie clip symbols mismo yung kanyang animation. Okay, halimbawa, tulad ng gagawa tayo ulit ng okay. Ito na lang. So ilagay natin dito. So medyo lakihan lang natin 'to. 'Di ba? Yung ginawa natin yung mga bouncing ball. Okay, tapos yung circle natin, ilagay natin dito sa loob. So liitan lang natin 'yan. Then i-convert natin ito sa symbols ito, 'di ba? Okay, modify, convert to symbols. Okay. So okay na yung symbol 1 natin. Pero dapat movie clip siya. Okay? Yan. So meron na tayo. Then, within these symbols, okay, tawag dito, okay, gagawa natin siya ng animation. Just double click. Diba? Then, right click. Then, create motion twin. Okay. So, ayan na. So, within these symbols, gagawa natin ng animation siya. So, bawa dyan siya. Wait. Okay, nasa ilalim. Wait na. Ulitin natin. Nasa ilalim yung ano. Okay. Okay, break apart. So, i-break apart lang na. Break apart lang natin siya. Nagsama kasi nung ginawa nating symbols. Okay. So, ayan. So, right click lang natin yan. Then, create motion twin. Wait. Iyan na natin. Ihiwalay natin ito. Magiging magsasama-sama na naman. Okay. So, right click. Create motion twin. Okay, gagawin natin symbols kasi na-break apart natin siya kanina. Okay. So, ayan. Then, dito mawa. Dito siya. First. Wait lang. Nawala yung motion twin. Create motion twin. Okay. Ayan. Convert na siya. Ayan. Symbols. Wait lang. Balik muna tayo dito sa scene natin. Okay, ulitin natin. Okay. Nandito yung square. Shadow. Ayan. Then, okay.
maglalagay tayo ng okay, circle natin. Okay? So then i-convert natin siya sa convert to symbols. Okay? So movie clip. Then okay na. Then just double click this one. Ayan. Okay. So this one, ito kasi yung lalagyan natin ng animation lang. So hindi pala natin si-select lahat. So right click, create motion twin. Okay? So ayan, para makita natin yung tawag dito, yung isa kanina, F5 lang. Okay, which is a layer 1. Then ipapasok na natin yan dyan. Okay, wait. So dito yan. Okay. So ayan. Then oops. Okay. Tawag dito. So yung pinaka-origin niya. Okay, delete natin siya. Ayan, dyan siya. Then, sa 5, F6. Okay. Sa 10, okay, F6 ulit. Okay. Sa 11, sa 15, okay, F6 ulit. And sa 20, okay, F6 ulit. Ayan. Then sa 25, okay, F6 ulit. Center. Ayan. So pag-play natin, ayan. Okay. Then balik na tayo sa scene. Okay, siyempre dyan, hindi yan magpi-play. Okay, so kasi naka-single ano lang siya. Then, punta tayo sa test. Ayan. So, yung tinatawag nating nested animation. Okay? Yun. Okay, mali yung convert kasi natin kanina, pati itong square na convert natin, hindi pala. Ang i-animate lang pala nga natin, ito lang yung circle. Okay. So, ayan. Sobra lang tayo kasi pati sa gitna, meron na tayong ginagawa. Ayan. So, may clarification ba tayo dyan before we proceed, guys? Okay? So, yun yung ating tinatawag na nested animation. Okay, now, let's proceed to frame by... So, anyway, yung frame by frame animation naman kasi, so, tawag dito. Okay, so, walang problema yan. Pero, before that, okay. So balik muna tayo sa ating tawag dito. Sa ating model nung nakaraan. Okay. So punta na tayo sa sinasabi nating async. Okay, i-review natin yung async natin, yung negative 100 and positive 100. Okay. So yung ating model nakaraan. Okay, animate ito, dito tayo. Okay, so ito yun yung ating ginagawa nung nakaraan. So ayan, so pag i-play natin siya. Okay, wait. Dito. So, ayan. Ayun. Okay, so meron tayong async effect na pwede nating i-apply dito sa ating mga cars, yung mga biglang labas or yung dandan at biglang. Okay, so biglang labas na ginagawa natin. Okay, dito sa car left. Okay, dito muna tayo sa ginawa nating car. Ayan.
So, punta tayo sa frame 75. Okay, dito. Okay. So, meron tayong in-split na kasi natin dito yung ating tawag dito. Ang ating motion. Okay? I think, yes, yan. Okay? So, nagsisimula to dito sa 75 at mag-i-end siya sa, okay, 190 yung frame niya. Okay? So, pero kung titingnan po natin, yung ating tawag dito, yung ating movement ng car, so titingnan natin kung i-ano natin ha, check niyo mabuti ha. Pag i-move mo natin yung ganyan, okay, so hanggang 100 lang, okay? So after 100, wala na. So ito yung car na itong ating inano ha, ito. Okay, after ng 100 kasi yan, nakaposisyon na siya. So hanggang dito lang sa 100 yung ating tinatawag na movement ng pinaka-car natin. Okay. So, dito, pwede tayo makapag-apply ng ating tinatawag nating yung acing natin. Okay. Sa frame 101. Okay. Sa dito, sa taas. Okay. Tama. Ayan. Okay. So dito i-split na natin siya. Oops. Wait lang. Yan. Okay? Pwede natin siyang i-right click tapos split motion. Okay. So ayan. Okay, so yung motion twin natin ay na separate na natin. Okay, so separated na siya. So ibig sabihin, ang babasahin lang talaga niya na mag-apply tayo ng motion twin is from here to here. Okay, from frame 75 to frame 100. Okay, so bakit natin kinakailangang i-split yan? Okay, kasi nga, halimbawa, tawag dito, maglalagay tayo ng tinatawag nating itong acing natin. Acing sa motion yung pagpapabagal, pagpapabilis. Ang babasahin lang niya ito lang from frame 75 to 100 lang. Okay? So ito lang yung magiging range kung saan i-apply natin kung ano man, kung entrance man 'yan or out. So after that, after dito hindi na. So at is na siya. Okay dito. So kahit mamaya sa camera makikita natin ganito din ang principles niya. Okay? So at after dito, okay na siya, wala nang movement yung car na 'yan. So kung ano yung nandito kanina natin na position ng car, so dito as is na siya, wala nang pagbabago. Okay, so ito lamang yung magiging range nung kanyang babasahin na i-apply niya yung pag-i-is natin. Okay, so halimbawa dito, okay, sa entrance, okay, yan muna. So yung middle car naman, okay, saan naman natin kaya ito hahatiin? Okay, so dito yung start ng middle car sa tawag dito sa frame 70. Okay, at matatapos siya sa, okay, dito, okay, frame, okay, frame 93, di ba, tapos na siya dyan. So dito to na nalagay ng stop po, nandito na yung pinaka stop natin. Then i-click natin yung susunod na frame. Okay, then right click, then split motion. So hanggang dyan lang siya. Okay, so yan lang babasahin niya. Yan. So itong kabila naman na car, okay, itong sa ano, so hanggang dito rin lang ang basa niya, ito. Meron kasi ngayon, meron tayo diyang black diamond kasi hanggang diyan na lang yung kanyang pinaka motion niya. Then after that, wala nang movement. So i-right click lang natin split motion. So dito lang tayo mag-apply. Okay, ito. Okay, so ito lang yung a-applyan din natin. Yan lang na ano na yan. At yan lang yung babasahin niya. Okay, now. So, unahin natin yung middle car natin. Okay. So, punta tayo sa frame 70. So, hanggang frame 93 lang yan ang babasahin niya. Okay. So, in a property panel, okay. So, ilalagay natin ang ace niya ay 100.
Okay, ibig sabihin, yung pag-out niya ang ating i-manipulate. Okay, 100. Okay? Dito naman sa left car natin. Okay? So, ganun din. Okay? So, lalagyan din natin siya ng acing na 100. Positive. So, out rin yung ano natin. At din, ganun din sa okay, dito sa huli. Click lang natin yung sa frame na yan. Okay? So, kahit sa ang frame, basta within that layer na yan sa ating inano, din 100. Okay. So, mapapansin natin. Okay, so, sa car, kung ilulop lang natin yan. Okay. So, kung ipiplay natin, okay. So, video bigla na yung pasok niya. Ayan. Tapos, nagdadahan-dahan siya sa pag-out niya. So, ayan. So, yan na yung pinaka-ano niya. Pinaka-application ng acing natin. So, yun. In-split natin para hindi na niya mabasa itong nasa unahan pa. Okay. Yun. So, may tawag dito. Nag-gets nyo ba yung principles ng bakit in-split natin, guys? Hello? Naintindihan? Bakit in-split? Okay, para yung basa ng animation na i-apply natin sa properties hanggang dito lang. Okay? Hindi na niya isasama itong mga nasa unahan. Ha? So, ganun yun. So, hindi buo na ganun. So, you can makokontrol mo lang yung kanya na hanggang dapat dyan lang yung application nun. After that, naka-steady na kasi siya. Okay. Ayun. So, yun na yung tinatawag. Dun yun na yung tawag natin sa acing natin. Now, so, punta tayo ngayon sa ating tinatawag na, okay? So, frame by frame animation. Okay? So, pag sinabi natin frame by frame animation from the word itself, okay? So, it creates an illusion of movement making increment changes between every frame. Okay? So, yun yung mga parang tulad nung una na mga animation na bawat frame, isang movement, isang movement, isang movement. Na pag i-play mo siya ng diretso, makikita mo yung movement niya na ganun ang nangyayari. Okay. So, yun yung lumang style pa ng tinatawag nating animation noon. Talaga, frame by frame yun. Okay. So, itry natin. Gagawa tayo ng isang frame by frame dito sa isang car. Okay. So, hanap tayo ng symbols dito. So, car right. Halimbawa itong isa. Ayan. Okay. So, double click lang natin. So, andyan na. Okay. Ba't parang mayroon ng ano? Okay. So, hindi na delete. So, may sarili na siyang nandito na. Anyway. So, i-delete lang natin to. Kasi gagawin natin. Okay, remove frames. Ano na lang, i-clear na lang na. Yes, i-clear na lang. Okay. Ganyan. So, pag i-play kasi natin yan, as is siya, so wala pang pagbabago. Okay, so ang gagawin natin, lagyan natin ngayon ng movement frame by frame. Okay. So, first, frame 2. Okay. So, dyan at dito sa frame 2 sa baba din. Okay. Then, F6 or insert keyframe. Okay. Insert tayo ng keyframe. Okay, nakaselect na yung tawag natin dalawa yan. Then, i-move natin ng isa pababa. Just press, ipipress lang natin yung arrow key na isa pababa. So, bumaba lang ng konti siya. Okay. Then, next. Okay. In frame
4. So lagyan lang natin ng kaunting tawag dito, layo ng konti, ng isang frame lang. Okay, then F6 uli. Okay. Then so ayan na yung mangyayari. Then i-ano natin ang pataas ng dalawa. 1, 2. Okay, so ayan. Okay, then in frame. Ano na ba tayo? Ito ay frame 4. Okay. So ayan na. Then frame 5, ba't ang layo ng frame na? Okay. Okay, ano ba yung huli nating ginawa? Ano yung huli nating pinindot? Pataas pa baba? Taas ano? So magbaba tayo ng dalawa. Ayan. Then another dito. Isa pataas. So kung ipi-play natin, so ayan na siya. Parang gumagalaw lang. Okay, frame by frame. So bawat basa ng frame, so ano daw yan eh, parang nag-i-start yung kotse, siyempre gumaganyan-ganyan. Di ba? Pag nag-i-start ang kotse, gumagalaw-galaw yan, taas-baba. Yan. Okay, so yun. So madali lang itong frame by frame. Naalog. Oh, alog talaga siya kasi mag-i-start pa lang. So yun lang naman principles ng frame by frame animation. So every frame, so may animation ka na ilalagay. So ano yan, sunod-sunod yan. Okay. So ganun yung mga dati noon na mga tawag dito na mga pag-animate. Frame by frame talaga siya ang pagbabasa ng animation niyan. Okay. So may tanong ba tayo dito sa frame by frame animation? Okay, may question ba tayo sa frame by frame animation? Okay, wala na. So tuloy na tayo ngayon ha. Now, so proceed na tayo ngayon sa animating a 3D motion. Okay, so sa mag-animate naman tayo ngayon ng okay, ng 3D motion. Okay, so magbubukas ulit tayo. Okay. Ba't nga pala naisara natin ulit-ulit? Open natin. Ayan. Okay. So, mag-add tayo ng new layer sa taas. Okay, new layer. Tapos title. Okay, so ganun din naman. Parang review na lang ito kasi nagawa na natin ito nung nakaraan. Okay. Then, maglalagay tayo ng pinaka-tawag dito. Title nitong movie natin. So, idadrag na lang natin dito. Ayan. Okay. So, para eksakto. Okay, 180 by 90. Ayan. So, yan yung pinaka-eksakto ng ano natin. Location ng ating, tawag dito ng ating title. Okay, so gawa na. Okay, so next, right click lang natin yan, then create motion twin. Okay, automatic. Okay, the animate will convert the current layer, yung title layer natin, into a twin layer para makapagsimula na tayo ng ating animate sa instance natin dito. So dito sa ating instance na kinopya. Okay, so move natin to ating playhead to 140. Okay. Then select 3D animation. Okay, so ito yung 3D tool natin. And make it sure
na naka-deselect itong ating global transformation. Okay? So dapat naka-tawag dito, naka-deselect yan. Then click tayo dito. Ayan. So hihilahin natin ngayon yung Y control. So kung titingnan natin yung Y control, yan yung green natin. Okay, itong green yan, Y. Okay? So hihilahin natin siya about negative 50 degree. Okay. Kanya siguro. Or para sure tayo, halimbawa meron naman tayong guide kung paano natin siya hihilahin. So meron tayong Windows. Okay, ilabas natin yung transform. Ayan. Okay. Itong transform, nandito ngayon yung mga ano na mga 3D rotation natin, mga exact coordinates. So yung 3D rotation, punta tayo sa Y, lagyan natin ng negative 50. Ayan. So yan yung gusto nating mangyari. Okay. So negative 50. Siya. So yan yung mangyari doon sa frame 140. So yung Y-axis lang ang ating tawag dito, ang ating binago. Okay. Then, ibalik natin sa 120. Okay. Frame 120. Oops. Okay. Diyan. Frame 120 din. Hihilahin ulit natin yung Y control para parang maging diretso siya. Okay. Yung parang ano talaga. Sobra. O, nawala. Okay. So, ayan. So, pag i-play natin, ayan. Okay. Ayun. I-close, wait, i-ano lang natin. So, ayun siya. So, Y, siguro negative 100 na lang. Oops. Ano pa? I-ano pa natin. Ayan, okay na yung ganyan. Negative 111. Ayan. Okay. So, kung titingnan natin, kung ipi-play natin, halimbawa dyan. Ayan. So, saan ba nagsisimula yung ano natin? So, isimula natin dito. Okay. So, pag i-test natin, ayan. Okay. So, ang may mali tayo sa start. So, ganito naman gagawin natin dyan. Okay. Stop lang natin. Okay. So, supposed to be dapat magsisimula yung title natin. Okay. Dito sa 120. Okay. So, ang gagawin natin dyan, imove na lang natin ito. Then, it's 120. Papunta dito, i-clear na lang natin siya. Shift. Okay. Ay, mali. Na-remove natin lahat. Okay, from that hanggang dito. Okay, tingnan natin kung tama yun.
Ayan. Ayan. So, hold shift lang tayo. Okay? Hold shift. Okay, so dito. Ayan. So, yung y natin ay negative 111. Okay? Then, sa 1. Okay, sa 140. Okay, negative 50. Ayan. Okay na. So, yan. So, pag i-play natin siya. Ayan. So, testing natin. Okay, test the movie. Ayan, gumagalaw yung dalawang kotse kung titingnan niyo, pero yung kotse na ginawa natin wala, hindi natin nalagyan. Okay, tingnan niyo, gumagalaw oh. Umaandar siya. Okay, pero yung dalawang kotse natin, yung isang kotse itong sa dulo, hindi natin nalagyan kasi. Ayan. Okay, so ganoon lang kano yung sa pag-3D natin. So ilabas niyo lang ito, transform. So window transform para sure kayo doon sa talaga exact ng pag-ano ng Y and X axis niya. Okay, and Z axis. Okay, so yun yung sa 3D animation natin. So, yun ang mga simpleng animation na pwede natin gawin sa mga symbols natin. Symbols, instances natin na mayroon tayo sa, okay, sa ating stage. Pero, mayroon pa tayong nakikita, di ba? Okay, anyway, meron pa ba tayong questions about dyan, clarification dito, before we proceed? Okay na, naintindihan na? Okay, now, punta na tayo ngayon sa last part ng ating pag-animate ng object, ng ating instances, ng ating mga instances dito sa stage, which is the camera. Okay, so di ba, it's not enough na ganito, napiplay lang natin na ganyan, okay, so okay na, okay. So, niyan, ganyan na siya. So, meron pa rin tayo nakikita, di ba, kumisan, bakit yung mga pag-focus ng kamera na left, right, up, and down? Okay, zoom in, zoom out. So, paano naman natin yun i-integrate dito sa ating design? Okay? So, kasi makikita nyo, tulad yung animation na pinakita ko kahapon, ay nung isang Monday, ng isang ating example, di ba? So, mga zooming lang yun, mga panning lang sa kamera yun eh. May mga animation ka doon na hindi kumagalaw, picture lang eh. So, dinala na lang sa pagpapan ng mga iba't ibang anggulo ng kanyang animation. So, yun yung ating titingnan ngayon. Okay, so, open muna tayo ng another file, which is the, okay, lesson 4 pa rin kasi tayo. Okay, the camera. Ayan. So, paano ba natin i-enable yung ating camera? Okay, so, sa ating tawag dito. Dito sa ating, ito yung pinaka-ano natin na. So, ito yung pinaka-tawag dito. Magiging model naman natin. Okay, so, gawa na rin siya. Okay, partially completed na siya. Pero, hindi pa talaga siya as in tapos. So, kinakailangan natin, i-ano natin yung, i-apply natin dito yung technique sa camera. Okay? So, first is select the camera tool dito sa ating tool menu. Ayan, camera. Ayan. Then, click natin itong camera. Kasi kung wala pa, kung minsan kasi ganyan lang siya, pag click natin ng camera, hindi pa lalabas yung camera layer sa taas. Yan. Automatic lalabas yung camera layer doon sa taas. Kung wala pa, i-click nyo lang ito. Itong add camera yan. So, naka-remove kasi gawa ng mayroon na tayo. So, magkakaroon tayo ng camera layer sa taas. Okay, nakikita nyo ba? Yung camera layer sa taas? Hello? At, nakikita natin, dito sa baba, nagkaroon tayo ng, tawag dito, ng control ngayon sa camera. Okay, kita nyo. Okay. So, ano-ano ba yung mga dapat nating tandaan when it comes to yung characteristic ng sinasabi nating camera layer?
Okay, so ito muna mga dapat nating tandaan when it comes to tawag dito, characteristic ng camera layer. Okay. Okay, number one. Okay. The size of your stage becomes the frame of your camera view. So, yun yung ating tandaan. The size of your stage, kung ano yung nasa stage natin, yun ang magiging frame ng camera view natin. So, halimbawa, tulad nito, okay, if ito view natin, ito yung magiging frame ng camera natin, yung kulay blue na yan, kasi yun yung size ng stage po natin. So, kung maliit na yung stage natin, maliit rin yan yung magiging tawag dito, magiging frame ng camera mo. So, yun yung titingnan natin. Kung ano yung nandiyan sa stage, yun yung pinaka-frame ng camera po natin. Okay? So, yun na kasi, yun din naman ang rules ni Animate. Whatever na nakikita natin sa stage, yun din yung nakikita ng ating mga viewer. Okay, so isa-isahin muna natin ito. Then, number two. Okay? So, sabi sa number two, you can only have one camera layer and it is always at the top of other layers. So, tama yun. So, sa isang animation, sa isang file natin, ganito yung isang project natin, sa isang file ito, ito ng camera start, yan, file natin, mayroon kang iisang camera layer lang. Hindi ka na pwedeng magdagdag dyan ng another camera layer. Okay. So, tandaan nyo, isang camera layer lang. Okay. Next, na dapat nating tandaan when it comes to camera layer, ayan, you cannot rename the camera layer. So, kahit anong double click mo dyan, okay, so, pwedeng rename ba yan? O, wala. Bumabalik talaga siya sa camera layer. O, rename ko siya, di ba? Pag-click ko sa labas, camera uli. Ayan. So, kasi ngayon, you cannot rename the camera layer. It will always be a camera layer. Okay, camera yung magiging layer name niya. Number 4. Okay? So, ito yung number 4. You cannot add objects or draw in the camera layer. But, you can add classic or motion tween to the camera layer which allows you to animate the camera motion and camera filters. Okay? Hindi tayo pwedeng makapag-add ng object. So, parang motion, parang twin layer din, di ba? Hindi tayo makaka-add ng another object. So, dito sa camera, hindi rin talaga. So, pag nakasili ka ng camera layer dyan, so kahit meron ka ditong movie title, so hindi mo yan mailagay. O, objects cannot be added to the camera layer. So, hindi. So, yun ang isang principles ng camera. We cannot add objects. Pero, pwede natin siyang gawing motion twin layer. So, mamaya gagawin po natin yan. Yung mga pwede natin gawin kay camera. Pag natapos natin ito, mukhang magkaka-idea na kayo kung anong gagawin ninyo sa inyong animation at baka magbago pa kayo ng isip kung anong pwede ninyong gawin. Okay, ganito lang pala yun yung technique. Kasi pag napanood nyo, natandaan nyo yung pinapanood ko sa inyo nung Lunes. So, isa ito sa technique na ginamit na pinaikot-ikot lang tayo sa canvas niya, nila ay sa stage. Yun lang pala yun. Okay. So, ito. So, the last one, sabi dito, pag active yung ating camera layer daw, hindi po natin pwedeng i-edit or i-move yung mga object natin na sa ibang layer. Okay. So, kinakailangan, i-disabled natin muna yung camera. Okay, by choosing selection tool or click the remove camera button at the bottom of the timeline. So, ibig sabihin, halimbawa gusto nating baguhin itong babaeng ito, okay, sa graphics tayo, or itong graphics, okay. So, hindi yan mababago kasi tingnan nyo, kung mag-selection tool tayo, okay. So, yun. Okay, so, tawag dito, hindi natin siya pwedeng tinatawag na i-edit yung mga object na to. Ayan. Okay, so ano pa rin yan? Nawala na tayo. Okay, so babalik pa rin siya. Okay, so once na active yung camera po natin. So maliban na lang kung
i-disable natin yung camera. So doon tayo pwede ngayon mag-edit. Okay, so wala na. So pwede natin siyang baguhin. Okay? So now, try natin ngayon ano bang gamit ni Kaso. Okay, so i-close muna natin to. Okay, bukas natin ulit para... Ayan. Ano ba mga pwede natin gawin when it comes to camera? The first one is zooming the camera. Okay. Pag alam niyo naman yung principles ni zoom in and zoom out. Okay? So, paano mag-zoom? Okay? So, nandito lang yung slider. Oh, anyway, dagdag muna. Wala pa pala tayong camera. Okay, camera. Ayan na. Okay. So, nandito sa baba yung sinasabi nating zoom in, zoom out natin. Okay. So, dito lang. Ayan. Yung zoom in, zoom out natin. Okay? Mga tandaan, yun din lang, nandyan lang sa baba. So, mapapansin nyo na pag sinoom inyo yung ganyan, pag binatawan nyo, bumabalik itong bilog sa gitna uli. Yan ha? Yan ang kutitingnan nyo. Okay? So, yan. Babalik uli siya sa gitna. Diba? So, babalik siya. So, ganun din dito, zoom out, babalik. Okay? So, automatic yan, babalik. Ayan. Yan. Bumabalik siya sa gitna. Okay? Ayan. Yun. So, dito sa ating camera properties, balik natin siya sa 100%. So, ayan. Yun yung pinaka-original niya. Then, you can also use this control to rotate the camera. Okay? So, ayan. Okay? So, rotation naman siya. So, dito. Okay. Ayan. So, dito naman, pag dito ginamit, ayan. Okay. Okay? So, pwede mo rin siya gamitin to rotate. Okay? So, ibalik lang natin sa zero. Okay, para balik sa original. So, ayan. So, yung function niya, rotation and drag in, drag out. Okay? So, okay ba tayo dito? Hello? Okay ba? So, yun ha. So, automatic yan, nababalik. Ayan, oo. Bumabalik yan sa center. So, hanggang masumin muna talaga siya hanggang maging pixelated. Okay. 100. Balik tayo sa 100. Ayan. Okay, question. Wala. Hindi po na. Mamaya, makikita natin dito sa yung speed ba dito. Walang pagkakaiba sa speed. Mamomodify din natin yung speed natin mamaya. Okay. So, yun lang muna tayo. Then, we can also move the camera by dragging. Okay, nakikita nyo, ito, may camera yung ating cursor. So, i-drag natin pa left, mag-move yung picture pa right. Diba? Drag natin pa right, mag-move yung picture sa left. Okay, so, ayan. So, nag-move siya taas, baba. Okay. So, madadrag natin yan. So, pwede natin siyang ibalik ulit sa pinaka-center niya. Okay. So, yun yung movement niya na pwedeng gawin. Okay. So, sana ba yung ating kanina original? So, ayan. Wait lang. I-close natin ulit para balik tayo doon sa ating original. Okay. So, yun ang pag-move ng ating camera. Now, let's go to animate. Paano natin i-apply yung animation dito sa ating camera? Okay, so, nakita nyo na, may zoom in, may zoom out. Okay, so pag i-enable natin si camera, may panning, pwede natin ipan siya move kaliwa, pwede natin siyang i-rotate. Okay, now, punta tayo sa ating animating yung pagpapan po natin. So, our objective unang-una is to slowly upward or to reveal
the woman's face. Okay, gagamit tayo ng motion twin to animate the camera movement. So, yun. Dito sa timeline, okay, automatically, select natin yung ating camera. Okay, then right-click on the context menu that appears. Okay. Create motion twin. So, kulay blue na siya. Guys, ha? Pag blue na siya, automatically, siya ay naka-motion twin na. Okay. Then, punta tayo sa 25. Okay. So, 25. Okay. Then, tawag dito, idadrag natin ngayon itong ating woman's babae. Hawakan natin ng face. Isusum natin siya. Okay? So, yan na yung malalabas natin sa frame. Okay? Frame 25. So, kung itatry natin siyang i-play. Ayan. So, galing din sa una, susum siya sa babae. Okay. Ayan na. So, nakita niya na yung ano, ang pag-zoom, okay, through ipapa natin yung mukha ng babae. Okay? So, now we are going to zoom across the stage. Okay, punta tayo ngayon sa 40. Okay, sa frame 40. So, frame 40, lagyan natin ngayon siya ng tawag dito, keyframe. Okay, in frame 40, okay, so ibig sabihin, pag may keyframe tayo ilalagay, kukopyahin niya kung ano yung hitsura ng frame 25. Okay, yan muna. Okay, from frame 25 to frame 40, mariremain kung ano yung hitsura ni 25 to 40. Okay, so walang pagbabago. So, ibig sabihin, galing dito, pagdating kay 25, stop, retain siya hanggang kay 40. Okay, from 40 ngayon, kaya nga naglagay tayo ng keyframe dyan, yun yung purpose natin, mahuhold natin yung animation from 25 to 40. Okay? Then from 40, magmumove to tayo kay 70. Okay? Kay keyframe 70. And i-hold lang natin yung shift. Okay? Para pumunta kayo dito sa lalaki. Ayan. Okay? So, meron na tayong tawag dito, keyframe. Nagkaroon na tayo ng keyframe kay 70. Okay? So, ibig sabihin, from frame 40 to 70, may pagbabago muli. So, hindi natin diniretso dito kay 25 to 70. Naglagay tayo ng keyframe kay 40 para ma-hold yung picture, yung animation natin between the 25 and 40. Okay? So, nag-gets nyo yung purpose na bakit naglagay tayo ng keyframe? Hello? Okay? Hello? So, medyo lita natin to. Okay? Kasi nga eh, hindi masyadong kita yung ano ng... Siguro ganyan. Ayan. Okay? So, pag i-play natin yan, kung titingnan nyo, okay, simula dyan, magsusum. Okay. Hold. Hanggang kay frame 40. Then, from frame 40, magpapan, papunta kay 70. Okay? Paning zooming na yun? Kasi kanina, medyo malapit yan. So, lumalayo siya ng konti. From here, so yan, okay. Magsusum yan habang nagpapan siya. Okay, kasi nilapit natin eh. From 70. Okay. So, nag-guess nyo guys?
Okay, nag-guess nyo ha? So, gumagamit tayo ng mga keyframe para ma-hold natin yung tawag dito as an indicator na ma-hold natin yung animation. So, kasi, kung wala ito, pangit diretso. Pagkatapos agad doon sa babae, ano agad? So, kung titingnan nyo ha, kung i-remove natin to, tawag dito. I-clear natin. All na lang. So ayan. Matitingnan niyo no, o pagdating diyan, o zoom agad. O di ba? Parang ang bilis. Okay. Yan. Ayan yung pag wala 'yon. So pag after sa babae, so hindi siya nag-focus. Alis agad. O, di ba? So pag ipi-play natin 'yan, so ganun siya. Okay. O, mabilis. Yan. Di ba? Unlike pag nilagay natin ng tawag dito, keyframe dito kay 40, insert keyframe, okay, dito na lang. Okay, so mahuhold, okay, wait. Ayan, parang hindi na kopya. Ah, na ano na, dapat kanina pa talaga siya. Wait, ayan. Then, ayun, hindi siya na, hindi na kopya natin. Okay. Position na lang dito dapat talaga. Ayan. So, dito, so same dapat dito niya. Okay, hindi mauna. Dapat mauna talaga yung keyframe natin. May hirapan tayo. Okay, ulitin natin. I-clear natin all. Then, i-clear din natin ito muna. Okay. So, dito tayo sa kanya. Then, after dito. Oops. Alam, meron na pala dito. Wait lang. Mag-split na. Okay. Clear frames. Wala na. Oh, wait, wait. Ganun na tayo. Baguhin na lang natin. Okay, baguhin na lang natin yung ating ginagawa. Okay. Dito. Then, sa... okay, saan ba tayo mag-uuna? Okay, camera. Wala tayong camera. Okay. Then, 40. Muna tayo. Okay, tama. Dito pala, 25. Okay. Then, insert keyframe. Ayan. So, isu-zoom natin yung babae dito. Ayan. Then, 40. So, another keyframe. Okay, para makopya niya. Then, sa 70. Another keyframe. Okay. Wait. Mali tayo. Okay, convert muna pala natin. Ang bihira. Kaya pala ibang kulay.
Okay, ayan. Then, automatic na yan, mag-zoom. Tuloy-tuloy na tayo, nalilis kaya para may mali. Okay, ayan. Then, 40. So, since na walang pagbabago tayong gagawin, F6 na lang tayo. Okay, automatic na yan. Then, 70. Okay. So, magpapan tayo. Okay, itong malalaki. Tapos, iso-zoom natin, zoom out natin. Ayan, kasi. So, dapat kita lahat. Ayan. Okay. So, yan na siya. Okay, pag-play natin, naka-hold, tapos doon. Kay 70. Ayan. Okay? So, frame 90. So, okay na tayo dito. Okay, kunwari talaga may cameraman yan. Then, punta tayo sa frame 72, 90. So, from here, okay, i-hold naman niya yung kanyang position na ganyan. Okay? So, insert lang tayo ng keyframe F6. Okay? So, same yan. So, dito mag-move, then hold ng position. Okay. Then, after dyan, doon na tayo uli magbabago ng ating gagawin. Okay? So, i-move natin yung ating playhead kay 140. Tama ba? Yes? 140. Then, ang gagawin natin, yung zoom natin, ibabalik natin ng 100 buo. So, dito na tayo ngayon sa camera, properties, magbabago, enter. Okay, ba't ganun ang 100 niya? Ba't nawala sa center siya? Wait. Nabago na naman natin. Ayan. Okay, dapat naka-center siya ng ganyan pagdating kay 140. So, i-drag natin, i-re-center natin siya pala. Okay. Sa ating ang ating camera. Okay? So kung ipi-play natin 'yan. Okay, wait. Ayan. Okay. Ayan. Ayun, nalabas na yung pangalan niya. Ganun lang siya. Okay, now. So we can also apply color effects dito sa ating tawag dito sa ating presentation, sa ating project. Okay. So, punta tayo sa 160. Okay, frame 160. Ayan. So, mag-ano tayo ng tawag dito? Ng F6 uli para ma-hold niya. Okay. Yung position niya from here, from 140 to dito. At mag-i-indicate din na magsisimula yung ating animation na ilalagay natin sa 160. Kasi dito yung keyframe. Okay? So, make it sure, okay, so dito, na yung ating adjustment color, nandito ko yung camera color effects, so 0-0 lahat yan. Okay, ayan. So, 0-0 lahat yan. Then, idadrag natin yung ating playhead hanggang kay 90. Then, gagawin natin, okay, dito sa color natin, mga sa saturation, adjust color, saturation, gawin natin negative 100. Okay, para mag, ayan na. Now, so tingnan natin ngayon, ipi-play na natin ngayon kung paano na siya. Okay, control, test. Ayan. Masyadong mabilis yung saulihan. Ayan na. So, yan yung function. Okay, zooming and panning ni camera. Okay? Question, guys? Ayan na, habang kayo nag-i-explain, pwede na ganyan lang gagawin ninyo. Okay, what is TVL? Okay, tapos
magpa-plus na sa kabila na naman, ganyan na naman, or kung saan papunta yung ano nyo, animation nyo, o diba? So at least mayroong ano, mayroong kayong focus, okay, may emphasis na nangyayari pag pag-move yung camera nyo. Yeah. So yung movement ng camera, hindi siya gagawin sa animation na sa frame by frame. So gagamit ka mismo nung camera mismo. Okay? So okay na ba? So makakadagdag idea sa gagawin yung animation, guys? Makakadagdag hindi? So ganyan lang yun, mga panning, zooming ng camera. Yan, at least magkakaroon na kayo ng idea. So paano i-focus, refocus, ipapaning yung mga ano natin, mga tawag dito, mga instances natin na nasa stage natin. 'Di ba? Para buhay naman, parang totoo naman na naggumagalaw talaga yung camera natin, parang nag-shooting talaga. Okay, so ganoon lang pala mag-focus. Okay, so ayan. So any question, guys? Ayan. So I will end my recording now. So hanggang dyan lang muna tayo ngayon.